Yes, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga hayop, sa lahat ng mga halaman, wherever you are, living or dead, kumusta po kayo lahat? At sana mag-enjoy kayo sa ating show ngayong araw na to. Ito po yung show na wala pang pamagat. And kung may suggestion kayo na pamagat ng show, or title, pwede kayong mag-PM, pwede kayong mag-DM, pwede kayong mag-CM, pwede kayong mag-DM, pwede kayong mag-lahat ng klaseng M. Basta matanggap namin yung suggestion nyo, tatanggapin po natin ang lahat ng suggestions. Alright? May prize ba? Yung may prize pa yung mananalo? Gusto sumali ng aso, no? Gusto niya sumali sa pagsasuggest, baka may suggestion siya. Hindi natin alam. Baka may mag-sponsor, malay niya later on. Ayan, no? Baka gusto mag-sponsor ng aso. So, my name is RG Sayson. Kasama ko po ang aking pinakamamahal na asawa na si Jessel. Batiin mo nga sila, honey. Magandang hapon sa lahat. Ah, wag ka lang hapon kasi iba-iba ang ating audience. Kung nanonood ka ng umaga, magandang umaga sa'yo. Pero kung gabi na dyan, syempre magandang gabi. Ayan, depende kung nasa ang time zone ka. Anyway, sa hapon na to, meron tayong dalawang guest. Ang pag-uusapan kasi natin ay mga sitwa-sitwasyon. Okay. So, ang pag-uusapan ko natin kasi ang topic natin ngayong episode na ito ay walang iba kung hindi situations. Funny situations na yung mga kasama yung mga nangyayari sa mga bulag, mga situations na nangyayari sa mga PWD, mga situations na nangyayari ngayong pandemic situation. So, Honey, pwede mong i-introduce sa ating mga special guests? Ayan. Siyempre, una kong i-introduce yung aking classmate mula elementary. Pero mamaya-maya na natin sila pabatiin para din. Oh, sabihin mo muna sila to. Una, si Andrea. Si Andrea ay classmate ko since elementary. We're almost best friends. Walang declaration. Okay. Pero since then until now, I can say we are still friends. Okay. Yes. Siya ay massage therapist. Okay. Akala ko walang label. Walang label. Best friend, close friend. But particularly ng mga estudyante kami. We acted na parang best friends. Oh. Pero hindi. And then the next one ay isa din sa mga closest friends ko since high school. High school na kasi siya nung dumating sa school, no? So, mas bata to. Mas bata to sa'yo. Not really, pero ahead ako sa kanya ng 1 year sa school. Okay. So, in terms of grade, bata sa grade level. Yes. And yan ay si? At yan ay si Lemilou. Okay, Lemilou. Sige. Bibigyan natin sila ng chance, katulad nung aso na yun na kumakahol. Kanina hindi naman kumakahol yan. No? Kung kailang nag-record tayo, doon kumakahol. Yes. Hindi natin maintindihan kumakahol. Baka guest din natin siya talaga. Yeah. Binati mo kasi ang mga hayo. Ayan, unmute yourself, Andrea. At magpapatuloy tayo at bumati ka sa ating mga libo-libong mga mga lumilipad sa hangin. Andrea, nakamit ka pa. So, if you can unmute yourself. Habang nag-unmute si Andrea, no, usapan natin yung mga situations. Kasi hindi alam ng maraming tao yung, kapag PWD, kayong mga PWD, kayong mga may visual impairment, siguro iniisip nyo madalas, alam na dapat ibang tao, ano yung situation, ano buhay ng mga may visual impairment o mga bulag. Pero ang totoo niyan, most people walang alam. No? Pagdating sa visual impairment. Andrea, can you greet? Hello, magandang. Hello, magagandang hapon. Magaganda pa kayo sa hapon. magandang umaga. Magandang panahon po sa lahat. Oh. Kasi mainit ang panahon, so magandang araw. Ayun. Bakit meron mang araw na pangit?
Last night. Wala, kaya maganda yung panahon kasi maaraw. So, salamat Andrea sa pag-join mo sa aming invitation to have to be on this show, no? Thank you for accommodating us sa yung busy schedule. Salamat din sir sa pag-invite. Okay. Yes, thank you. At ngayon naman habang nag-unmute si Lemilou, Andrea, gusto mo bang tawagin ka naming Andrea or tawagin ka naming Anleng? Na-mute ka ulit. Ibig sabihin, speechless ka. Ayan, unmuted ka na. Okay, okay lang po, sir, kahit ano. Okay, tawagin natin siya na Bruce Lee. Okay lang, kahit ano. Kahit Andrea Ganda, pwede rin. Ah, sige, sige. Andrea Ganda. At ngayon, Lenny. Pwede rin, Andrea Ganda. Ayan. Ah, sige. Yan. At try natin, Andeng, akong tatanggapin ng system yung pangalan. Eh. Lenny, ready ka na bang bumalik? Sige, sir. Unmute ka, Lenny. Kanina, naka-unmute ka na eh. Naka-mute na ulit ngayon si Lenny. Ang tanong naman, Lenny, ito. Tawagin ka madaming Lenny o tatawagin ka na Lemilou? Lenny. Lenny na lang? Apo. Oh, yung pong mga bata sa likod na naririnig nyo, sa likod talaga yun, no? Oo. Hindi po yan anak ni Lenny. Unless meron siyang anak na hindi namin alam. So, Lenny, pwede ka bang bumati? Hello po sa mga nakikinig at sa mga makikinig sa mga libo-libong tagahanga ni Sir at saka ni Sugar. Yes, tiwala lang. Oo, talagang ano, you know, ganoon naman sa ano eh, no, sa mga show. Hindi mo alam agad, no? May nakikinig ba sa amin? Lalo na dati sa mga radio show, hindi nila alam unless mag-survey, no? Pero ngayon sa YouTube, malalaman mo eh, ilan yung viewers, ilan yung subscribers. So, salamat sa inyong dalawa, no? And of course, nabanggit natin kanina, nandyan din sa paligid si Dimple. Pwede mo pabatiin din natin si Dimple? Dimple, can you unmute? Hi, Dim! Para makabati ka. Dimple? Okay, baka kumuha siya ng merienda or maiinom. Pabatiin natin siya mamaya pag ready siya, no? So, ngayon, pupunta tayo, Lenny and Andrea Ganda. Uy, tinanggap. Tinanggap, no? Oo, hindi na natin. Tignan natin kung hanggang sabihin. So, ayan, si Dimple. Hi. Thank you, thank you. Hi, Dimple. Hello, hello po. Uy, maganda ka pa sa umaga. Good morning, good morning. Umaga na dyan, di ba? Sa mga nakikinig. Ano ako sa inyo, Dimple? Sa mga... Ano po? 2:15. Actually 2:16 na po lang. Okay lang din, 2:15 to 16 pareho lang. 1 minute difference. Okay. So 2:15 or 2:16. Nag-play pa yung podcast ko. Madaling araw. Madaling araw po. Wow, good morning sa iyo diyan. Natulog ka na ba? Good morning po. Tulog ka na ba? Bata, sorry. Nakaka-idlip-idlip. Natulog, nag-may... Nakakatulog-tulog naman. Sandali naman lang tayo. No? We just want to have this recorded. Pupunta tayo dun sa questions. Or unahin natin siguro si... Sino ba unahin natin? Alphabetical. Alphabetical. Andrea. Si Andrea Ganda. Oh, sige. Woo! Yung unang question ay ito. Ngayon ay pandemic. Yan. Siyempre yung maganda. Matagal na yung pandemic, Andrea. Ganda. Mm-hmm. Ayan, tinatanggap pa din, no? Tinatanggap pa din. Good. Extended. Extended. So, ano yung ano? Ngayon, extended na yung pandemic, di ba? Yung quarantine. So, ano yung situation mo ngayon bilang, you know, sa buhay mo? Extended talaga. Can you tell us briefly lang ano yung situation mo? Andrea. Ngayon, ang sitwasyon namin ay walang work. Actually, mas mahirap ngayon kumpara nung last year. Although, ang tagal nung pandemic last year. Kasi, syempre, naubos na yung naipon, naubos na lahat-lahat. So, bumabangon pa lang ulit. Bumabangon pa lang tayo. Ito ulit,
Nadapa ulit. Nadapa. Ano yun? Naglalakad. Hindi. Nadapa siya ulit. Nagkaroon ulit tayo ng panibagong, yung sinasabi ng extended pandemic. So, ngayon, ang sitwasyon, walang trabaho. Wala lahat, pati ipon. So, siguro kung may konti mang na-save, yung konting kinita lang nung huling work so yun, bago siya magsara. Kasi nagsara yung aming massage clinic eh. Punta tayo sa specific. Sorry? Yung situation mo ngayon, halimbawa lang, no, bigyan natin idea, pang ilang araw yung pwede kang makakain? Hmm. Kung meron kang, kung naipon. Pang ilang araw? Will it last a week, a month? Siguro, hindi ko sure kung, I think, so weeks lang siguro. Kasi ano eh, konti lang yung amount eh. So weeks, I think okay. Mga weeks lang. Mga 2 weeks, ganun. Pwedeng 2 weeks. Okay. Depende sa ano, depende sa mabibili. Hindi na tipid na yun. Stretched na yung 2 weeks. Hindi kayang na siya kayang pahabain. Oo, hindi na siya for a healthy living 2 weeks na ano. Okay. So, saan ka nakatira ba ngayon? Nakikitira sa kaibigan. Okay. At least, diba? Nandito ako sa Malaban, sa Binyan City. Binyan. Oh, yun ang kagandahan ng may kaibigan. You know, kaibigan or may kaibigan or, you know, may mga sama sa church. What about kaya si Lynn? You know, ganun po yung situation ng mga blind masseurs lalo na, no, katulad nila. So, Lenny, sige, go ahead. Ano yung situation nyo ngayon? Gaya po ni Andrea, temporary close din po yung massage clinic namin sa Bicutan. Ako po ay nagstay ngayon sa Mandaluyong, pero yung work ko po is sa Bicutan. Okay. So last year kasi sir, aware naman kami na magko-close yung unang bugso nung pandemic. So February pa lang, aware naman kami na magko-close kasi nga panay-panay na yung balita regarding dun sa pandemic. Pero ngayon kasi, sir, nagulat kami kasi nakauwi na kami ng bahay. Saka kami ginessage dun sa group chat na wala na kami pasok kinabukasan. So, as in zero, walang preparation, wala kahit ano. Walang kahit anong stocks, walang kahit na... Walang ano, mahirap yan. Wala, as in wala. Si Andrea, sabi na kanina, may konting naipon pa which will last for a week or two. No? So, kayo ba? Meron ba kayong ano, you know, at least man lang makabili? Meron naman, sir. Pero hindi ko sure kung kailan siya aabot. Kasi gaya nang nasabi ko kanina, hindi talaga kami prepare mag-asawa. As in, walang stocks, walang bigas, walang grocery, kahit yung mga personal na needs namin. As in, wala kasi... Inaasa namin na kinabukasan, makaka-duty pa kami. Recently, talagang mahina na siya. Halos tigi-isa na lang bawat client na therapist. 30 minutes, may instance pa nga na nazi-zero. So, wala talagang ano, sir, preparation. So, halimbawa, bibili kayo ng pagkain. Yung kung anong yung meron kayong hawak na pera. Yung realistic, no, maglalast pa yun ng isang linggo or dalawang linggo or tatlong linggo. Siguro, sir, ano, isang linggo kaya pa. Pero yung dalawang linggo, sir, hindi. Okay. Lalo na dalawa kayo, no? Si Lemmy nga pala po, listeners or viewers natin, may asawa po siya na visually impaired din, no? Kailan naman na may asawa mo? Andiyan ba siya? Andun siya sa ano, sir, sa labas. Nagluluto ng hapunan. Ayun. Aww. At least nagluluto. May niluluto pa, di ba? May niluluto pa sa mga. For the sake ng ating mga viewers, no, ano pangalan ng husband mo? Siya si ano, sir, si Bernie Panganiban. Taga Mindoro po siya. Okay. So, Bernie Panganiban sa Mindoro. Yan po yung Mr. ni Lemilou, no? We also know him. Yes. So, hindi, ano,
ganyan yung situation no ng pandemic. Hindi lang ng mga massage therapists, yes, hindi lang ng other online, industries hindi lang ng PWDs. Sure. Marami pong apektado. Again, ulit. No? So, maraming pangit na balita, maraming malungkot na pangyayari, may nagkakasakit, may nagla-lockdown sa community. Right now, sa lugar nila Lemilou, ang alam ko, sa street nila, meron dyan nag-positive. So, may mga negative things about the pandemic. Maraming negative things about the pandemic. So, ngayon, hindi naman siguro lahat ng bagay sa mundo o sa buhay eh, malungkot. No? So, punta naman tayo sa second question natin. No? Yung masaya naman. Ano nga yung second question natin? Yes. Oo. Magkwento nga kayo ng ano, ng isang situation na pwedeng masabing funny. Funny in the sense na nangyari yun sa iyo dahil sa disability mo. Oh. Yung naturalesa nung sa pagiging blind mo, may isang sitwasyon na naging funny siya. For example, ako, nung grade 4 kami nung isang classmate ko na elementary, si Sharon, pauwi kami sa boarding house, umuulan, nahulog kami sa manhole. So, although alam kong, yes, true story. So, although alam kong hindi siya ganun ka-related dahil sa blind kami, kasi for sure yung mga hindi naman PWD na uhulog din sa manhole. Pero mas mataas yung chance na dahil bulag kami, hindi namin nakita. Ah, sige. Sino mo unahin? Yes, unahin natin si Andrea Ganda. Ay, grabe, hindi pa bumibigay. Funny XP, ano ang maganda? Noon kasing nagtatravel, hindi sa si pinapauna niya. Eh, nung tayo rakit kami sa jeep, di syempre yung kamay ko naka-extend kasi para maghanap ng space para umupo. Ngayon, may mga lalaki kasi na kung umupo, nakamukha ka ng bonggang-bongga. Yung parang sakop na nila yung upuan nila. Ano parang ganun. Parang, oh, akin to, akin tong upuan na to. Akin nga muna natin, Jam. Feeling parang alam ko na ako sa hindi, ito nga, ito nga. Tapos, di, syempre, nakapako ng bahagya yung tuhod. Tapos may space na upuan. Nung nakapako yung space, uupo na ako. Tapos nakita ko nanay ko. Sabi niya, hoy, huwag kang kumalong dyan sa mama. Ha? Kakalong na ba ako? Oo, uupo muna yung gitna ng mama. Sabi niya ganun. Ay, ganun ba? Hindi ko alam eh. Akala ko kasi space eh. Nakabuka ka kasi siya eh. Di ba? Nakakaloka. Ewan ko pa naman kasi mayroon nakaupo. Parang sinasakop yung upuan. Yun, ganun. Isa yun sa mga funny experience. Minsan tanayin mo rin, mali mo naman, dalawa yung binayaran niya sa jeep, kaya gano'n siya nakabuka. Pero ang maganda niyan ngayon, kasi ngayon ewan ko ba, bakit nga ba gano'n? May plastic barrier na. Ah, may barriers, meron na. Ang maupo mo na yung barrier. Hindi na maliligo yung bulag. So, funny. Ayun. Yan yung mga funny. Bulag eh. Dahil bulag ka, syempre, hindi mo naman talaga alam, di ba? Buti na lang may nagsabi. No? Buti hindi natuloy. Paano kaya kung hindi kumibo yung mama tapos hindi nakita ng nanay ko kasi layo niya na sa akin. Ayun, yun ang problema. So thank you, Andrea. Nakakalong na. Paano ba kaya si Lemmy? So habang sana makakonect ulit si Lemmy, habang hinihintay natin siya, what about, baka naman si Dimple may kwento. Oo nga, no? Baka si Dimple may kwento rin na nakakatawa as a blind person. No, lalo na siya ay nasa California, di ba? Yeah. And it's, siguro mag-aalas 3 sa ng madaling araw doon. May kwento ko ba din, Paul, na nakakatawa na dahil sa pagiging blind or sa disability or maybe ngayong panahon ng pandemic, unless, dahil madaling araw doon, baka nakatulog si Dimple no, sa pakikinig sa atin, which is, good, kasi ibig sabihin, pwedeng, ayun, naka-unmute na si Dimple. Nagising na. Ngayong panahon ng pandemic, yeah. Wala po, kasi di naman lumalabas. Pero kasi dati, usually, hindi ko naman sasabihin nakakatawa ko. Hindi, very, yung bang, very intense kasi usually wow. Ito naman sa States marami namang kumbaga
kumbaga mas nakakagala ka, ganyan. Okay. May mga instance na, halimbawa, pagka, usually pagka nakikipagkwentuhan ka sa crowd sa isang sasakyan, sa bus, yung bang minsan marirealize mo na lang na parang lahat, ano eh, kausap mo na. Parang lahat, kahit bulag ka, pati driver, bigla, isang pasahero lang sa tabi mo yung kausap mo. Oh. Parang malalaman mo na lang, bigla kausap mo na, pati driver, pati yung sa kabilang pasahero. Tapos, imbis na minsan na kayo lang nang kausap mo yung nagtatawanan, oh. Eh, marirealize mo na lang yung iba natatawa na lang kahit na, actually, minsan kahit na nasa phone ako, eh syempre, di ba Tagalog yung usapan? Oh. Tapos pagka tumatawa ako, marirealize ko, mamalayan ko na lang yung mga karap ko, tumatawa na din sila. Hindi naman nila naiintindihan yung ano, hindi naman nila naiintindihan yung usapan, pero ewan ko, hindi ko alam. Isa sa mga experience ko nun, may sinundo ako. Hmm. Tapos, na-witness niya mismo na nung pagbaba niya, nung sumigaw lang ako sa kanya, tapos yung mga pasaherong kausap ko lang dun sa tabi-tabi na naghihintay ng bus, biglang tumawa na, hindi ko naman alam, siguro dahil, ano ba, may dumibas sa mukha ko, nakakatawa ba? O baka na-amaze sila? Yes, hindi ko po alam eh, pero... Kaya intense talaga kasi movement na parang hindi ko alam eh. Yung bulag, ano? Hindi ko talaga alam. Funny pala siya or nag-iisip pala siya. Mm-hmm. Di ba? Parang mga iba din na parang bulag siya na pero nakakarinig pala siya. Parang ganun. Okay, yun. Actually, ako yung isang funny story ko no, na involving disability. May katrabaho ako dati na na-introduce siya sa mga bulag. Alam mo, tinanong ako nung katrabaho ko tungkol sa mga bulag. Alam mo kung anong tanong niya? Iting tanong, Sir, nakakadinig din ba sila? Diba yan? So funny. Kasi parang, hello, blind sila. Hindi sila deaf. No? Although meron, of course, pero mga multiple disability. Yeah, but it's a different pero, ano yan? Medyo rare. Normally, talang naman yung disability. So, yan yung mga funny situations. Hindi mo nakabalik si Lenny. Ano kaya siya makakabalik? Ang maganda nyo, you know, walang negative situation na permanent. And yung lagi ko tinatanda kahit nung bata pa. Yung kanta natin kanina, introductory song natin, alam mo, title nun is Better Days Are Coming by Your Life. Hintay ka lang, kapit ka lang kasi Better Days Are Coming by and by. By the way, doon sa show, huwag nyo ibababa yung ano, may sasabihin before we close the show proper, you know, dahil naka-unmute nun si Andrea, tangin natin ganun si Andrea. Pwede bang malaman sa'yo, Andrea? Balik kayo sa Andrea Ganda. Andrea Ganda. Andrea Ganda? Yan. May ganun talaga. Ano? Yes, hello. Hello. Ang tanong ito, Andrea, no? Ano yung prayer mo ngayon kay Lord? Ano yung wish mo? Ano yung gusto mo i-pray kay Lord? Specifically sa'yo, ha? Hindi para sa bansa, para sa mundo. Yung para sa'yo. Ano yung prayer mo? Prayer ko, nawa magkaroon ako ng another work. Kung if ever hindi man makabalik sa dating work, magbigyan nawa ako ng Panginoon ng another work, another source of income. Okay. Yan, para kahit mag, ano, kahit sarado yung mga, ano, spa, Lord, may source of income pa rin. The Lord is listening to your prayer right now in the name of Jesus Christ. Kasi, pwede kaya natin to make simple things for yourself or for your friends or for the people you care about, people. Ano yung gusto mong ipanalangin sa Panginoon, no, for kahit for your family, di ba? Or sa mga kakilala mong halimbawa nandito sa Pilipinas. Kasi iba yung, alam mo, ibang-iba yung situation dito compared dyan sa California. Ang prayer ko lang po talaga, ano, yung, actually, sinabi ko talaga to kanina sa prayer time ko na to comfort these people na talagang nakakaramdam ngayon ng
Kasi iba-iba eh. Hirap, sakit, at saka yung ano, wala pong kasiguraduhan. Kasi hindi naman, actually, kagaya nga nung narinig kong insight sa mga, sa isa sa mga kasama ko kanina na marami talagang namamatay. Either maraming namamatay sa sakit o maraming namamatay spiritually. Eh, hindi, ako rin naisip ko nung sinabi niya, hindi ko rin alam talaga ngayon kung ano ba yung mas masakit na namatay ka dahil may sakit ka o healthy ka, pero namatay ka spiritually. Kaya yung ano eh, yung dinadasal ko, comfort, at saka yun nga, yung provisions sa bawat isa, especially dyan sa Pilipinas. Ganun. Salamat sa panalangin na yan. And yung sa mga nakikinig to, no, si Dimple and yung kanilang kanyang mother, kanilang friends and family, they supported, no, yung ating project before, yung Bless to Bless project, na tumulong tayo sa mga visually impaired na massage therapists, no? And we are very thankful sa lahat ng sumuporta doon sa project. Yes, thank you po. Especially kasama si na Ma'am Angel Oxin, ang iba yan, our friends, my personal friends, mga brads, and all of the faith. Ang dami kong tumulong. So, ngayon, maybe gusto kong sabihin, honey. Yes, so, gusto kong sabihin sa lahat na inaabot ng ating episode na to, na have faith, kapit lang, kagaya nga ng sinabi ng kanta, better days are coming by and by. Unawakan na natin lahat yan. Better days are coming. Siguro bago tayo magtaposhan, no, magbasa muna tayo ng maiksing reminder direct from God through His word. Yes. Magbasa tayo. No, so, better days are about tayo naniniwala that better days are coming by and by. You know, because ang Panginoon, when He makes promises, He makes good on those promises. Ito po sabi sa Psalm 31:24, be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Kapag kumapit ka sa Panginoon, pag sinabi natin kapit lang, you know, kumapit ka na doon sa pinakamatibay na nakakapitan mo, and that is God. That is the Lord, no? Kumapit ka lang sa Panginoon, hindi ka naman niya pababayaan. Alam mo, marami siyang kasaysayan in the Word of God, in the Bible, na nakita natin yan. And minsan, iniisip natin, pinabayaan na yata ako ni Lord. But you know, dumaan din naman tayo dyan. Eh. But you know what? Maniwala ka na better days are coming, and these better days are coming by and by. Tulad nga na ating guest, extra singer, Jimmy Cliff, better days are coming by and by. So sa lahat po ng nakinig, sumama sa atin, maraming salamat po sa inyong pananood. Yes, abangan nyo po ang aming mga susunod na upload. Don't forget to like and subscribe. And share na rin, syempre, para mas marami tayo na-upload. Sa lahat ng millions of billions of people, human beings, plants, animals, living things, and non-living things. Alright. Kaya para sa inyong lahat, thank you very much. Thank you very much, because better days are coming. Bye and bye. Bye bye. Bye bye.